That's an eternity of basketball ahead of us. Another beautiful steal perpetrated by Todd White. The action continues. The let's go situation here. Alex A. Deacon going up against a double team. Jeffrey Moore has access to the bucket. Watch yourself on that normal replay of that last bit of action. Was Juan Fernandez actually wanting to take off the aggressive pass to Jaworski? We're crossing the Twilight Zone. That's an eternity of basketball ahead of us. It's been 2 years since we started the Pasig River Cleanup and Dredging Project. Before that, we were doing the Sulyahan River Cleanup Project in 2020. For Pasig River, Misarang is allocating 2 billion pesos to clean up the river. We are pleased to report that so far for the past 2 years that we have been cleaning up, we have already removed about 1.3 million metric tons of silt and waste in both Pasig River and San Juan River. And we have already covered more than 22 kilometers of the 27 kilometers of Pasig River. And here, more than 5.4 kilometers of San Juan River. So our focus was really more on the shallow areas of both the rivers. Importante yung talaga dredging. Pero mo, 1 meter lang, ilalagyan mo tubig, paano hindi aapaw dito sa lupain? Kaya yun ang isang problema. Tara, napakagaling ang San Miguel sa tulong para sa taong bayan. Last 2 years, medyo mababaw na lang, walang ganong problema. Hindi pa nag-dredging dito ang San Miguel, binabaha dati, pero ngayon wala namang. Hindi na masyadong mataas ang tubig, wala na masyado kaming pangamba dito. Ang mga ganda na collective efforts, we really can solve this problem. Kasi economically, uplift the livelihoods of the poor and the rich para magpantay-pantay ayos lahat para kaginhawa for everyone. We're almost nearing the completion of the river cleanup here in Pasig River and San Juan River. We are targeting to finish by July or August of this year. Our aim to contribute to the community that San Miguel is able to, you know, help in the not only in terms of reducing river pollution, but also to increase the water holding capacity of the river so that we can mitigate flooding in the future. Alright folks, welcome to an eternity of basketball. Hindi ko na alam kung episode to, mamaya malalaman natin yan. Pero we are part of the Globally Ballin Network. And check out the other shows and of course the content nitong ating Globally Ballin Network. And of course, yung mga popular episodes po natin sa YouTube, dalawa lang po, hindi Chris Patoyota dyan. Berhel Meneses at number 4, Yoyong Martinez at number 7. Lahat po, naipit po ng Chris Patoyota. Which is your favorite? Let us know. And of course, lahat po ng ating episode is live on our Twitter page or our X page at Globally Ballin. And check out as well, linktree.com/globallyballin para sa lahat po ng ating follow us on social media and check out everything. Okay, Noel Zarate, Sid Ventura. Pang ilang episode na natin to, Sid? 209. Episode 209 and I'm back. 200. Yep, 200. 3 weeks. Oo nga, si Charlie naman na nawala. Noel Zarate po. At ang ating guest po ngayong araw na ito ay sa mga sumikat nung panahon ng UAAP nung naglalaro pa siya sa Far Eastern University. Won multiple titles there and also won multiple titles in the MECA. And part of that fantastic AAPCOR franchise before moving to the PBA and playing for Gilby's Gin. At naging public official pa ito, naging coach din. Ako, dami po natin tatalakayin sa life and times of Conrado, Rad Pasco. Ipasok na po natin si Coach Rad. Magandang umaga po, Rad Pasco. Bati ka muna sa inyo. Magandang umaga din po. Kahanga. Yan. Kaya po si Rad. Bati muna kayo. Magandang umaga sa inyo mga tagahanga. Good morning po, Sir Noel and Sir Sid. Naku, nasa Sir binabati ko po lahat ng mga nanonood. Yung mga player ko sa Trinity, sa Perpetual, sa Lyceum, sa mga teammate ko sa FPU, si Coach Turo Balinsona, yung teammate ko na magaling, yung Danny Malasta.
Yan. Yan si Danny. Mamaya na lang uli akong babate sa huli. Oo, mamaya. Mahaba-haba yan. So ano, umpisa natin dito ngayon, Coach Rad, ano? Eh, kayo'y batang Caloocan. Paano naman kayo na tuto mag-basketball? At bakit na, ano, bakit nahiligan niyo yata ang sport of basketball? Anong bata po ako, naglalaro po ako dito sa may amin. Sumasama po ako doon sa mga matatanda. Kaya po, kasi malaki ko, ako ginagawa nilang sentro. Naging player din po ako ng high school. Dito po sa may Tondo, sa Torres High School. Doon din po nag-aaral siya noon ng high school, si Jho Jho. Yun po yung mga former kung ano yung eskwelahan doon. Kaya po, natuto ko mag-basketball, sumasama ako sa matanda, kinukuha ko yung mga magagandang technique. Larong labas po. Okay. Ilan kayo magkakapatid, Coach Rad, at pag ilang ka doon, tapos yun na nga, sino pa yung nagbabasketball sa mga kamag-anak nyo? Lima po kami magkakapatid. Si Lito, si Bien, ako, si Rad, panggitna, si Dan. Yun po, naging player din po ng FPU. Pagkatapos ko siya naman na naglaro sa FPU, nasa state po siya. Yung bulso namin, si Manny, nasa Canada po. Ba, five boys pala kayo, pwede kayo magbuo ng starting five, ha? Opo, yung minsan po, dun po sa Metondo, nagkaroon po sila ng parang kasiyahan. Lahat po kami lima, pinaglaro. Tapos kalaban namin yung mga tigaron. Eh, paano po mananalo? Eh, dalawa kami player. XPBA pa. Anong mga malakas pa maglaro? Later on na pala yun magano yung ginamit kayong starting five. Sid, you have a question? Opo, nakapaglaro din po. Coach Rod, natututo ka palang maglaro, ano? Sino yung mga iniidolo mong player sa Mika o sa... Unang-una po. Sa NBA. Si Mon Fernandez po talaga ang ano ko, ang idol ko. Kinuha ko nga yung number niya dati, 10 eh. Kahit po doon sa high school, kinuha ko yung number niya, 10. Tapos po sa NBA, si Magic Johnson. Kasi po, malaking gwardiya. Nung naglalaro na po ako. Oo. Nung naglalaro na po ako, ang dami pong larong ginagawa ko. Nung high school, anong college, sentro laro ko. Pag sinabi ni Coach Rad, ni Coach Turo, Rad, mag-4 ka, yes coach. Rad, mag-3 ka, yes coach. Rad, mag-2 ka, yes coach. Ayos, ha? Si Coach Turo po pala ang naging coach ko. Mula amateur hanggang PBA. Pati sa RP team. Pero... Nabanggit nyo sa Caloocan din kayo nag-high school. Nakwento nyo kanina si Jho Jho, nag-high school din. Sa ano po? Sa Tondo? Sa Tondo. Sa Tondo po. Nauna po si Jho Jho. Medyo late na ako kasi mas may edad siya ng konti sa akin. Tiga Tondo rin po kasi si Jho Jho. Doon din po nag-aral sa Torres High School. Ito na coach, yung binabati nyo kanina. Sabi ko nga, manunood yan eh. Ito na, binabati tayong lahat ni Sir Danny Manalaskas. Good morning daw sa ating lahat. Good morning. Idol ko yan, sayang. Andiyan pa naman yan coach eh. Pero nung high school kayo, so naglalaro ka na ng high school, paano kayo nalipat? Paano kayo nakita ni Coach Turo nung high school kayo? O marami pa ganito po 'yon. Ganito po 'yon nung pagkatapos ko ng high school. Nag-try out po ako sa letran. Ang sabi sa letran puno na yung team nila. Ang nangyari po, andun po si Gabby Fajardo. Siya pala po ang director ng Piati. Ang sabi niya sa akin,
Bata, punta ka dun sa Piati, try out ka. Sabi niyang ganoon, sige po, pupunta ako dun. Nagpunta naman ako. Kaya lang, pagpunta ko dun, ang coach dun si Doming Cruz, yung assistant coach ni Bay Momar. Ang sabi po sa amin, sa akin, puno na rin yung team. Lumapit po ako kay Gabi pa, kay Sir Gabi Pajardo. Ang sabi niya, sabi ko, sir, hindi na po ako makakaalis ng ano, hindi na ako makakapag-try out sa iba. Ang sabi niya sa akin, sige, sige. Tsaka hindi po ako makapag-aaral ng libre. Hindi po namin kaya mag-tuition fee. Sabi niya sa akin, sige, dito ka. Lalagay kita sa volleyball. Yun. Pag naglaro ka ng volleyball, sa susunod, maglalaro ka na sa varsity. Kaya po natuto kong mag-volleyball, lumakas yung lundag, malaking tulong po rin yung volleyball sa ano, sa basketball, nakakalakas ng lundag. Anong position medyo lumaki ko ng lumaki ng konti. Po? Anong naging position nyo? Anong position nyo sa volleyball? Middle o open? Ano po? Spiker tsaka blocker. Naglaro po ako sa Piyate ng volleyball. Naglaro ako na intercollegiate doon. Tsaka po yung ano, yung liga nila. Eh hindi ako, natuturuan po ako ng mga ka-teammate ko. Hanggang pagkatapos po na isang taon, nabakante na po yung meron ng slot sa Piyate, na ipasok na po ako doon. Kaya naglaro po ako nung varsity sa Piyate. Ang coach nga po, si Doming Cruz, lumabang kami ng championship, natalo kami sa UM. Ang tatandaan ng player na UM eh. Ang edad ko nun siguro mga 18 lang. Eh, championship may mga dalang barrel. Mga Air Force kasi. Ayun. So, nasindang ngayon yung championship. Hindi naman pumalayo yung lamang, kaya lang argabyado. Kasi yung manager nila doon, may-ari, malakas ang mga yun, may connection. Eh, sila talagang defending na champion. Na-cooking ba? Na-cooking pagkatapos po ng... Pagkatapos po nung ano, nung championship, nag-inuman yung mga kasamaan kong player. Kung natatandaan nyo, si Puno, anakasama ko dun. Soriano, si Ortiz, yun ang mga veterano ron. Ang sabi nun nila, Rad, kung gusto mong sumikat, lumipat ka na ibang school. Tapos po, kung gusto mong mag-aral, dito ka na lang. Eh, na-chairman po naman po, yung may-ari ng Santa Rita Hospital. Si Marquez, si Albano, Larry Albano. Kasi pulis ang tatay ko, na-imbestigahan. Kasi si Larry Albano may connection sa Letran dati. Nag-coach yun sa Letran. Si Dick Marquez, yun po yung kapatid ni Kamikaze Kid. Si Marquez, nung sa Iko. Alex. Tapos po, nung naimbisigan, sabi po ng father ko, meron ako anak na player. Eh, naglalaro na siya sa Piyati. Tapos sabi po nung dalawa, sige, papuntayin niyo po sa YMCA. Andun po nagpapatry out si Coach Turo Balinsona na FU. Nag-try out po ako. Nagustuhan naman ni Coach Turo yung siguro kasi pagka yung mga katulad nila Abueva, nila Poli, pagka yung mga larong labas, sanay doon sa loob eh. Matapang sa loob. Nakita siguro merong tapang, merong lundag, konti lang shooting. Marunong mag-dribble. Kasi nung larong labas talaga, pagka nag-dribble ka, kaya nga naging guard ako noon, dire-diretso, papunta sa goal.
kaya ko mag-dribble nun. Nangyari nga po, nagustuhan ako, sabi ni Coach Turo, kunin mo yung credential mo sa Piatti, honorable dismissal, saka ibang grade mo. Lumipat ka rito, iriresidente kita, bibigyan kita ng scholarship. Ang ginawa ko nga po yun, nag-residente ko ng 1975, January, pinaglaro na ako ng ano po, ng intercollegiate nung kuha na kalaban si Barella, UE. Pagkatapos po no 1976, pinaglaro na po ako sa FPU. Panandong po sila Lobo, Dasalia, Marty Saldana, sila Francisco, Marcelino. Tama-tama yung coach. Nag-champion po kami. Pinag-uusapan na natin yung buhay nyo sa FPU. Pasok na tayo sa ating unang segment dito na tinatawag na Time Capsule. May mga nakuha tayong mga litrato noong panahon nyo. Eto, ganda ng bag. Yan po ang hinahanap ko, sir. Yan po yung hinahanap ko naka-picture. 1977 King Tamaraw. Yan. Hinahanap ko po yan. Papadala namin sa inyo yan, coach. Papadala namin yan, coach. 1975 residency, 1976 nakalaro na. Ang ganda naman ng champion po rito. Parang, oh, parang ano ba, sino ba yung parang Hagibis, yung hairstyle natin, ha? Opo, mahaba buhok. Yan. Kasi po ang nag-interview sa akin dyan si Pike Hoxon. Pike Hoxon, yes. Yan po, 1977 sa sport, naka-front page po yan. Yan ay nahanap ko noon. Sabi ko kaila, JJ, bigyan mo naman ako ng kopya noon. No? The long hair, B-Mustache, number 8. Basketball, yeah. Oo. Philippine Diary. Basketball Diary, sila po yung nakakuha ng picture na to ni Coach Rad. Sid, ano question mo rito tungkol sa buhay ni Coach Rad sa FU? Ano, bago ang lahat, Coach, may dalawang bumabati sa inyo, no? Of course, si Mon Cruz. Good morning daw. Opo. Sa inyo. At ang kaibigan nyo na taga New Jersey, si Rudy Garcia, nanonood daw siya ngayon. Ayan po, ka-teammate ko po silang dalawa sa Upcore. Yon. Sila po yung mga ka-teammate ko sa Upcore. Oo, nag-reunion recently, ano? Dito, ano? Nandito si Marcos. Opo, opo. Andun nga po sila, Jay. Yes, oo. Ibang nabanggit dito ni Pike Hoxon sa kanyang article, Sid, si Danny Malastas, si Santiago Ortega. Sino ba siguro, punta tayo sa susunod na photo kasi I think ano yun, team photo yun para mas makita natin mga kakampini. Ayan po, champion team yan, champion team. Oo. Isa hugis ng buhok, ha. Nakikita ko dyan, si Etok Lobo, Anthony Dasalia. Sino ba by Cristobal si Marte. Nakatayo. Marte. Parang ang tangkad ni Bay, ano? Oo, parang si Bay Cristobal yung pinakamatangkad, ha? Sige, Coach, pwede ba isa-isahin natin itong mga teammates mo? Nalalo ko ba yan, Coach Rad? Sige nga. Mga nakaupo. Yo, hindi ko po right sila, yung mga nakaupo, medyo malilit eh. Pero... Well, yung dalawa dyan. Si Joven, dito po mula sa kaliwa, si Joven Francisco, si Luna, si Dasalia, si Lobo, si Rad Pasco, si Lau, Picar ata to, Picar. Mula sa right nakatayo, Anteng de la Cruz, Marty Saldana, si Bay. Ito ata si Picar, sino ba ito nandito sa kabila? Hindi ko na masyadong maano. Number ano ba yan? Oo. Si Richard Chua, tapos si Danny Manalastas, si Marcelino. Nagkaano yung dalawa, hindi ko gaano makita. Opo, yan po yung nag-champion 1976. Papunta po kami ng Guam niyan. Regalo po ni... Sa Guam. Akala ko lalaban kayo sa Guam. Opo. Ano po, yung bang parang yung bonus namin... Doon kami pinapunta sa Guam. Yung nasa gitna po, yung po yung assistant coach, si Poblete.
Chief of Letters. Wala po si Coach Turo kasi yung time niya, naglalaro pa si Coach Turo sa UTEX eh. Ah, okay. Kaya siya umuupo pagka ano. Si Coach Turo kakaiba, no? PBA player pero nagko-coach na ng college. Napapatsabi. Kaya alam, hindi po siya pwede sa bench. Hindi po siya pwede sa bench. Sino naman ang anong nung nag-champion kayo 1976? Sino kalaban niyo noon? UAAP po. Sila Mon Cruz. Sino mga player na UAAP noon? Mon Cruz. Oo. Membrere. Tito Barela, ano pa ba? Si wala na. Wala na. PBA na yata si Tito. Parang wala na siya ron. Kasi naka-temporary po nun, si Bulaong. Ang natatanda ako sa entro nila, sila Malyari, sila Pineda, Imalilet. Sino Pineda? Si Molet? Hindi ko po. Hindi po. Iba po yun. Maliit guardia rin. Medyo may team ng konti. Imalyari. Hindi ko na matandaan yung iba. Ewan ko, andun pa yung Ayala. Oo, mabigat din na UE nung time na. Alam naman natin, UE during the 70s, sa mga malalakas na team. Pero FEU, up and coming nung time na yon. Yun na nga, eh. Ang dami rito nag-PBA din sa inyo, sa team na to eh. Rad Pasco, Etok Lobo, Anthony Dasalia, Marte Saldana. So, ano rin eh, maganda yung... Sayang po si Danny. Oh, bakit, sayang po si Danny Manalastas. Kasi po, mag-PBA na eh, kaya lang po, eh yung petition niya pumunta sa state, inuna po yung petition niya sa state. Kaya hindi po nakalaro ng PBA. Yan pa, by Cristobal nakalaro din. O, by Cristobal nakalaro din sa PBA. Yung Francisco. So, okay. Yung Francisco ba, nagkaanak din na naglaro sa PBA yun? Kasi may isang FEU player na PBA, Francisco rin eh. Yung Jose Francisco naman, Boyer. Wala po, si Joven Francisco yan. Oo, baka kasi anak niya yung ano, si El Pistolero, eh, nag-PBA din noong 90s eh. Pero napakalakas nito. What's the next photo, Carla? Yung sunod na photo, tignan natin. Yan, FEU pa rin yan. Saan itong, saan nakuha itong larawan na to, Coach Rat? Champion po siguro yan yung ano, eto na yung champion nung 1976. Kasi 1977 po, naprotesta kami. Bakit? Bakit? 1978, ano naprotesta. Oh, yung dalawang pong, taon pa, bakit? Ano nangyari? Yung una po, 1977, may rules po dun na bawal maglaro ang mga player kung nag-umpisa na ang school, nag-ano na, pasukan na. Eh, meron naman pong rules doon na kung halos buong team naglalaro sa commercial, sa Bureau of Plan Industry po yun eh. Pwede naman po. Hindi po pinaglaban ng ano namin, may-ari. Kinabayaan na. Kaya po yung time na yun, na nag-champion ata po noon, Adamson. Sila Hector Calma. Hector tapos Calma, po, tama. 1977, kami po ang champion ng intercollegiate sa Tacloban. Ano po yun? Mahirap kasi mag-champion rin sa intercollegiate dahil lahat na region, yun yung mga champion. Pero nakuha po namin championship sa Tacloban. Kalaban po UB. Ang lakas ng team nila. Si Tuadles, si Neralao, si Velasco. Ayun po, si Tuadles, si Velasco, si Hakutin, si Neralao. Sino po ba isa pang first five nila? Sinalo po namin sa Tacloban sila. Ice pointer nga po ako dun. Bigat na na. Hakutin, Tuadles, si Neralao. Diba, dalawang rookie of the year yun, ah, ng PBA. Correct, ha? Correct. 79 and 80. Oo. Inaralaw, tsaka Tuadles. 1978, na protesta ulit kayo. Bakit naman? Yun din ulit? Opo. Meron po sa aming player, si Guillermo
Guillermo Jeronimo, ano, Valerio. Hindi po nagsabi, nag-college na po sa Bataan. Dapat po mag-residensya. Ang nangyari po, may kilala sa UE, si Golding, si Gabataan din, na isabi doon. Noong nag-meeting po, alam niyo po noong 1977, isang game na lang, swept na namin, 9 wins na kami. So 78, 2 games na lang, swept uli namin. Noong nag-meeting po, natalo kami sa ano, protesta. Allah. Kaya po ang nag-champion ata noon, UP. Parang ganun. Dapat po ang champion namin, dapat ang champion namin mula 76 hanggang 81 ata, 83. Mahaba. Dire-diretso dapat, oo. Mm. Anong year ng champion? 77 Adamson. 77 ata eh. 77 Adamson. Nung ano naman po? UE yun, UE. In 78, champion din po kami ng intercollegiate sa Ilocos, Sarat ginawa. Palaban namin, Letran. Sila Aninyon, sila San Juan, sila Bola Bola, sila Latonyo, yun ang kalaban namin dun. Sila Makini, Mendoza, tinalo po namin sila. Kami po yung nag-champion ng Central Collegiate. So nadaan lang kayo yun sa protesta po, sa UAAP? Oo. Opo. So, yun po ang nangyari doon. Ito yung eskera daw, sabi ni Danny Manalastas. Oo, Danny. Ayan si Danny, kabisado lahat ang game ko niyan. Pag sinabi kong takbo kayo, maguna na yung pass break na yun. Tapos pag sinabi ko naman, ako naman si shoot, bigyan niyo ako sa ilalim, bibigay niyan. Saan itong ano, picture na ito? Kasama ko palagi. Ano ba ito? Araneta Coliseum ba ito? Rizal lang po. Ah, Rizal. Oh. Puro Rizal lang po laro ng UAP. Ah, okay, okay. Doon okay po naglalaro. Nakapunta na ba kayo sa Rizal Memorial ngayon, Coach Rad? Ibang-iba na itsura. Sabi nga daw po, kasi nung time namin nagka-coach sa RP Women, dyan po kami nag-insayo, alas 6. Yung women's team ng Philippine team. Sama ko si Bay Cristobal. So ito dapat nag-champion. Matagal din kami nag-goal. 76-83, dapat mahaba-haba yung reign ng FIU. Hindi lang nga. Opo, hindi mahirapan breaking yun. Oo. Record po so, dapat. Let's take a look at next photo. Yung pong 1976, na-duplicate namin yung 1973 FIU champion, walang talo yung no 1976. 10 games. Napakalakas din ng team. Dapat ganun din yung 77-78. 18-81 na lang po, unbeaten din eh. Solid Mills po. Ano na to? Solid Mills ka na. Sino yan? Nakikita ko si Coach Turo rin po, Coach Jan. Okay. Opo. Sino ba ito? Si Ray. Saldanya ito nandito. Oh. Si Ray Lazaro. Ray Lazaro. Ito si Brillantes, number 18. Si Ben Brillantes. Hmm. Yung medyo nakatago ata po si Butch Beso. Ito po, okay, yung nandito sa may pader, yung medyo may team, si Adun. Hmm. Ito po si Kaparas. Okay. Kaparas ata po. Ito ata ang isa nasa gitna, si Ray. Ito ata ako isa. Ano, bakit yata, Coach Rad, natikit kayo kay Coach Turo? Mula FIU, tapos kinuha na kayo dire-diretso. Ano ba maganda sa relasyon niyo ni Coach Turo Balinsano? Kasi po, si Coach Turo, kahit larong labas, kami pinadadala. Kasi buo yung team namin. Tsaka kung gumamit lang po siya, 7, kasama po ako dun. Kasi kabisado namin po yung play. Hmm. Tsaka yung mga galaw ng mga kakampi, alam na. Mm-hmm. Alam ni Danny rin po yun. Danny Manalastas. Oh. Magtitingin na lang, alam na gagawin.
Sorry, singit lang ako. May nanonood pala uli. Ating dating guest si Pongki Alolor. May comment siya. Oh, si Pongki. Sabi niya, ayan, sabi niya, 78 naglaban tayo FEU versus UV. Talo namin ang Letran Championship tayo. Matak, Ilocos. Talo UV. Oo. Oh. Letran na nanalo. Mahirap ka ba tayo? At ito, siya, friend ko rin si Pongki. Mm-hmm. Friend ko rin si Pongki. Pero mahirap madalas ba tayo din yung Alolor na yun? Ano? Oh, the coach Rat, ano po siya? Yung Alolor na yan kasi kaliwa itong ano, kangkarot. Ano? Opo. Ano po siya eh? Dati rin pong up Korean. Sila po yung mga nauna. Kaya lang kami late na pumasok na sa Solid Mills kami. Nung pumunta si Coach Turo, doon lang po kami napasok sa upcourt. Ayan pa o yung Solid Mills. Na photo natin. Pakita natin the next photo. Yan talaga medyo star-studded ito, Carla. Ah, Carly. Next photo. Seven times champion. Grabe yung team na yan. Andyan po yung manager namin. Si Herminio Destini. Ito po yung katabi po ni Coach Turo, si Attorney Toledo, Chief NBI. Ayan dito po si Alec. Dito, sa picture na to, eh, kayo nandito kami sa may trophy. Oh, opo, nasa gitna po. Ito po si Alex, nasa baba, nakaupo. Si Gary Vargas, hindi pa po naglalaro. Ito po nakaharap, si Di Guzman, brother. Si Memba nakasingit. De La Cruz ata yun. Ito po ako. Ito po yung kaninang nag-comment si Garcia. Okay. Si Samlani ayun sa likod. Number 10. Si Ray Samlani. Ata yun nandyan. Ayun si Padim. Ray Padim ano, nasa kaliwa eh. Si Ray Lazaro nasa bandang likod na trophy. Ako talaga, pag magpapakuha, gusto ko nasa gitna. Kuha ka talaga eh. Tama! Tama! Para kaya walang kayo ano. Kayo pinakamaganda ang bigote sa lahat. Pati yung buhok, di ba? Jack ay makilala. Ngayon po, hindi na nila ako pumakilala. Kasi wala akong bigote. Speaking of bigote, may nanonood na may famous bigote rin ngayon. Si Ricky Relosa. Nanonood. Yan! Oh, yan. Hi, Ricky. Musta na, Conrad, sabi ni... Friend ko rin sa Facebook yan. Gabi birthday lang ata ni Ricky. Ba't nagtatago ah? Nagtatago ni Relosa. Palitsyon ka naman. Birthday. Pero yun nga, salamat sa Facebook. Eh, nagsasama-sama pa rin kayo kahit paano eh, no? Opo. Andun po, nagkikita-kita rin. Sila po yung mga ano, katulad ni Marte. Tama, tama. In between all of this, Coach Rad, nakapag-national team ka pa, di ba sa RPU, nag-champion pa kayo eh. Opo, 1978 po, member po ako ng champion team ng Asian Youth. Kasama ko po doon sila Chito Loizaga, sila Joel Banal, Coach Turo din yun. Meron dyan, may picture po, inasa panorama. Sige nga. Sunod yan, sunod. Kylie, sunod na picture nga. Yan. Ito po, yan ang yung nagpa-practice. Si Bonnie Desus po, yung malaki. Ito po, kuha to sa Brazil. Inasa kanan po, kuha sa Brazil. Kasi po, nung 1978 champion, kami po yung 1979 pinadala sa World, sa Brazil. First World Youth. Andiyan ano po si Chito, si Mate. Ang layo ng biyahe, ilang sakay ang lalaki ng kalaban. Bago kayo umabot ng Brazil. Oh, pero ilang sakay ng aeroplano bago umabot ng Brazil. Ano po muna kami, Philippines, Japan. Japan State. Nadang kami sa New York. Pumunta kami ng Empire State. Mga 6 hours kasi kami doon. Pagkatapos po doon, dadaan po ng Canada. Ako po. Pagkatapos po ng Canada, didiretso na po ng Brazil. Wala yun rin.
Bakit umakit pa ng Canada? Malayo po. Bababara ng Brazil. Bakit sila pa umakit? Dalawang araw yung biyahe. O, paano na? Parang dalawang mga araw ano po, 18 hours ata po. Kasi po, grabe. Sa globe, pag tinignan mo yung globe, pagka dito sa kanan, Philippines, andito sa kaliwa, yung tumbok po, Brazil. Kaya nga, ba't din lang dumiretso? 18 hours po ata. Wala po. May daming pinagdaanan, no? Pero sino-sino itong mga member ng team na to? Eh, si Jesus, alam naman natin gano'ng kalaki yan, 6'9", 6'10". Ay, nawala na siya noon, napalitan na. Hmm. Ang pumunta po doon, si Joel Banal, si B-Boy Rabanes. Hmm. By the number po yan. Number 6, ako po yun. Hmm. Number 7, si Marty Saldana. Number 8, si Cristobal. Number 9, si JB Ango. Number 10, parang nakalimutan ko number 10. Ewan ko. Hindi, 12 si Jay Lucido eh. Hmm. Number 11, sino ba yun? Umisa 14 akong po, sector, hindi ko na naisama yun. Sa panorama, hindi ko lang naisama eh. Kasi, oh, sa panorama po meron. Andum, tapos, number 15. Iloy Saga 14 yun. Ah, si Jho Jho yung number 11. Si Benjamin. Number 15. 15 tsaka 10, hindi ko matandaan. Oh, kasi Iloy Saga yung 14 eh. Ah, oh, 14. Hindi, baka sector. Sector 14 din. Ah, ganun ba? Si Joey. Oh, hindi nakuha niya yung 14 dun. Kay Hector yung number na yun. Nadaan sa seniority. Nung nandun po kami sa Brazil, may alternate kami ron. Malakas yung alternate namin. Si Victorino, si Ray Lazaro, tsaka si Gary Vargas. Abay, ang lalakas ng mga alternate po... Ang lalaki ng kalaban namin dun. Meron nga po New Zealand. Sabi ni Coach Turo, mga 7-2 ata yun, 7 flat. Rad, tauwi mo yan. Yes, Coach. Pagka sinabi niya. Nakascore naman, nakascore naman. Ang laki. Ay, tinutulak-tulak ko. Hindi pa trabaho anong laro niya nung anong laro niya nung Coach Rod sa ano sa pagkain sa Arpina dos na po laro ko dos na papalitan ko si Chito Lizaga ang point guard sector dos laro niya sa kanang sino kayo dyan yung sa kanang letrato Coach si Chito yung nasa likod ano. Si ano po, ako po yun, si Tito yun, si Marty Saldana, si Coach Sigfrey Guerrero, saka si Coach Turo. Sigfrey Guerrero ko lang isa. Andito po siya numinsan. Andito siya numinsan. Nag-reunion sila ng mga ano niya sa UP. Ka-Facebook ko rin po sila eh. Oo. Oh. Sa picture sa kaliwa, JB Angko, napakabata pa, yung nakaputing t-shirt. Oo nga. Si JB, galing po ng NCAA yan, nalipat ng Sambeda. Sambeda, si ito ang ano, 1-2 punch. So nag-champion ko sa Asia, may nagawa ba tayo sa Brazil, Coach? May natalo ba tayo doon? Meron po. Mga dalawa, Egypt ata isa. Meron pang isa eh. Ang lalakas ng kalaban, nakalaban nga namin yung Brazil dun. Hindi, malalaki sila talaga Gisusa. Yung mga Brasiliano. Oh, malalaki Gisusa. May US pa. Andun pa, naglaro pa yung Dantley. Si Dantley lang po natatandaan ko eh. Oo, oh, eh, siyempre, yun sa NBA eh. Okay. Mabigat talaga yun. So lahat, nakapag-champion na kayo sa UAAP, naka-champion kayo sa Mika, tapos nag-champion pa kayo as RP youth member sa Asian Championship.
1970. Opo. Tapos nakapag-world championship pa. So, grabe. Umpisa pa lang ng karir nyo, Coach Rad. May very promising na. Opo. Siyempre, kasi nakakbang doon, PBA. Pero bago tayo dumalo doon sa PBA, nasa halftime na po tayo ng ating time capsule. So, we just like to remind everybody to watch and listen to An Eternity of Basketball on Spotify. If you enjoy the show, send us some love and rate us on Spotify. And next up, be an AEOB podcast monthly supporter for only $4.99 or 250 pesos a month on Spotify. Be recognized in our future episodes at Sabi Ganli Charlie, we will love you forever. And like and follow Globally Ball in Southeast Asia. Tignan niyo po yung ating mga social media on Facebook/ Globally Ball in SEA. At patuloy po ang ating time capsule. At nadaan na nga po ni Rad Pasco ang lahat ng pwedeng gawin. Champion sa college, champion sa commercial, champion as an RP youth member. Pero ngayon, tatawid na tayo sa PBA. At ang unang salpok niyo sa PBA, Coach Rad, Gilbis Jin. Opo. Nasa liyan dyan. Kita-kita natin dito. Nako, ito yung magagandang mga picture. Natatanaw niyo ba kung sino yung mga kasama niyo sa Gilbis? Bagong lahat ka, Coach Rad, paano kayo napadpad sa Gilbis? Yes. That's a good question. Nung nandun po ako sa APCOR, sabi ni Coach Turo, Rad, nagka-tryout ka daw sa ICO. Sabi ko, Coach, hindi po. Hindi po ako nagka-tryout sa PBA. Sabi ni Coach Turo, meron akong team sa PBA. Gusto mo, sumama ka. Sabi ko, sige po, Coach. Gilbis din nga po yun. Kaya lang, medyo ang sahod, medyo maliit lang. Sabi ko, okay na po yun. Opo. Kasi po, nung time namin nun, meron pang malilitang sahod, meron pa sumasahod na 2,500, 3,000, yung mga galleon shipper, teppelin. Yes, malilit po. Sahod nun, yung mga Mariwasa, Galeri Dominic, malilit po sahod nun. Medyo maganda na rin ang naano doon. Eh, siya naman talaga ang coach ko. Sumama po ako sa kanya. Magkano naging sahod nyo dyan sa Gilbis, di ba? Maganda na bigayan sa APCOR, di ba? Opo. Halos pantay lang. Kasi po, inaasahan namin dati, aakyat po ang APCOR sa PBA. Iaakyat po yung mga 8 player. Kung umakyat po yun, baka contender din po kami, mga kalaban namin, Chris Patriota. Dalaban po yung team namin. Lalagyan pa ng import. Eh, buo na po yung team na yun. Ano nangyari? Ba't hindi natuloy? Meron po daw mga kulang, meron daw po mga kumpanya na medyo nag-down. So parang pinagkaisahan ba? Papayag po talaga. Opo. Ewan ko yung San Miguel ata ang kumontra. Ano papayag sana? Si Manong, si Herminio Dicine, wala pong problema dun. Kaya lang nga, meron po nagkaroon ng sabi sa Central Bank na merong umanong mga kumpanya. Medyo parang na lugi. 1982, tama po. Pagkatapos namin ng mga champion ng APCOR. Kaya po yung iba, patulad nila. Patulad ni Padim, ni Bilamin, ni Mongcruz, si Bay. Napunta po ng Crispa. Crispa lahat yun. Kami po naman sa Gilbis, Jerry Pingoy, Rudy Garcia, ako, si Buhay. Yun po yung napunta ron. Mga ilan po kami ron sa Gilbis kasi sigur. Sige po. Yung iba kasi, Lazaro, di ba na, nasa Tanduay naman sila nag-landing. Siya nga po yung nag-ano nun. Sa ICO siya nagtatryout. Siya pala yung nagtatryout sa ICO. Si Marte, napunta po ng San Miguel. Tama. Siya yung nag-rookie of the year nun. Tapos po. Opo. Pangatlo po ako dun eh. Sa rookie of the year eh. Ang
ang rookie si Marte, tapos si Frankie Lim, tapos ako. O, si Terry Saldana. Si Terry dapat din nakipag-away. Nakipagsuntukan sa Korea. Hindi na siya pinayagan. Okay. Naalala ko yung rookie year nyo, si ano ba yun, di unang salang din kasi yata ng vintage, 1983, second year nyo na. Kinakita kayo ni Joe Cantado, nung nakashoot kayo na mahirap, tawag niya sa'yo, isang maligayang Pasko. Naalala ko yun. 1983. Oo, si Joe pa yung nag-ano nun. Classic Joe Cantado line niya, ano? Siya lang ang hihirit ng ganun eh. Ang tawag pa niya sa'yo, hindi rati, Conrado eh, buong pangalan, Conrado Pasko. Opo. Yung Pasko, ganun yun. Ito pa sa picture na ito, sino ba to? Steve Watson. Sino pa ba mga kasama mo rin sa picture na ito? Si, ano po? Si Lukot. Si Terry. Si Lukot, oh. Si Larinho. Ayan, si Buhay. Joey Marquez. Si Six, ano? Ito, Larinho. Ito si Alex, ano? Si Alec. Si Jose Pereira. Joey Marquez ba yan? 66. Ayan, 66. Joey Marquez. Ito, patabi ko po. Oh, tapos si... Si Bandana Kid. Si Bandana Kid, nandiyan sa taas. Si Gary Vargas. Dami yung muse. Oh. Dami yung muse, ah. Mga ano po yan? Mga... Yung mga ladies namin na ano? Sa Gilby. Parang sila yung nagpo-promo pagka ano. Opo, super, parang super angel. Oh, parang ang lalaki eh. Oh. Tingnan mo si Clarinho, parang yung isa nasa dulo, halos ano na eh. Parang pwede namang kasing tangkad ni Saldana eh. Si Jack yun eh. Si Jack Akutin nasa kanan niya. Paganda ng pagkotin talaga rito. 82 ba to? Ano? 83? Parang 84 nga to kasi nandiyan na si Saldana eh. Ayo nga no. Hindi po, pagka 84 po, nandiyan si ano, si Francis. Ayo. Francis nandiyan. Wala pa, tama tama. So kailan lalipat si Terry sa inyo? 82 sa Toyota 83. Siya eh. Pag 83 naman po, dapat po 83. Pagka 83 naman po, dapat nandiyan si Dennis Roldan. Oo. Pero ito si... Dennis Soldan, 83 yun eh. Oo. Kasi ko si Saldana. Saldana ito 13, di ba? 84, dapat nandiyan ay, na sa gilid po. Ah, sige, sa gilid niya. Opo, 84. 83 siguro ito. 83, bahagi, 83. Oo. Si Jaworski po, nung time ng... Nung time po ng 84, dalawang beses lang po naglaro si Jaworski. Parehong panalo. Kasi meron siyang injuries, hamstring. Si Francis, palagi po naglalaro. Hanggang 86 maganda pong kasama si Francis, mabait po yun. Opo. Eh dito, nung pagpasok nyo sa PBA, ano ba yung kultura sa PBA na nag-iba sa Amika? Parang level up nga ba nung naglaro kayo? Siyempre, dyan na yung mga Crispa, Toyota, Utex, na dyan na sila lang. Ay, so, sabi nila na, no harm, no foul dati. Pero sanay na po ako dun eh. Sabi nga sa akin ni Tuadless nun. Sabi niya, Rad, nasa PBA na to. Eh, ano ngayon, pare-parehas naman tayo player eh. Kasi kalabang ko siya nun sa ano eh, sa Tacloban. Eh, yung championship PBA namin, na UB. Ito, ikaw magtanong, Sid. Yung unang laro sa PBA. Yan na nga. Mag-segue na tayo doon. Coach Rod, yung una kang pumasok sa PBA, sino yung player na nag-welcome sa'yo? Yung binigyan ka talaga. Binigyan ka talaga dahil rookie ka. Hindi ko po maano. Kasi alam nila, salbayarin nyo ka maglaro. Wala naman po nagaan. Alam nila, salbaya akong maglaro. Kasi usually, masagot dyan, Jaworski o Fernandez lang eh. O Jaworski o Fernandez lang ang maglaro. Sige, sino na lang yung medyo, ano rin, yung napansin mong medyo mabigat din na kalaban na physical din, na nahirapan ka? Physical? Hmm.
Kasi iba dyan, galing din ng amateur, kaya nga kilala din ako nung ano eh. Si Bay nga, na physical ko, na technical ako eh. Si Fabio sana, na technical din ako. Yung distrito, gano'n din. Sa si... Crispa rin yung distrito nun ah. Oh, sa Crispa. Magka ano kami nung amateur. Pero nung nandun na sa ano nun, hindi, late na siya. Late na siya nakapasok. Nasa Crispa siya ata amateur pa nun. Hindi kami nagayong nagkaanuhan ni distrito. Nung amateur, magkalabang kami talaga. Oh, ito na, ito na. Naglabas na ng comment si Bernie Fabiosa. Pakita mo nga, Carla. Bernie Fabiosa is now watching. Ayan. Meron kaming game na nasiko ako ni Rad. Sabi ni Bernie Fabiosa. Na-technical ako kay Bernie. Nasiko ko kasi siya. Puro Crispa yata mga na-encuentro nyo nung araw. Ha? Si... Yung Bernie Pagliosa. Ando kasi yung mga teammate ko. Nga, naisip ko kasi kung natawagan ka ng technical kay Bay Cristobal na matagal mong naging kakampi. Di ba? Oh. Paano pa kaya yung mga player na talagang ayaw mo? Anong ginawa mo sa kanila? Saka naka-assign malamang sa iyo dyan, Coach Rat, nung kalaban yung Crispa ko, hindi si Atoy ko, si Freddy Hubalde, ano? Ang naka-assign sa akin, nung ano po, nung naglalaro noon, merong video, si Limembeng ang tumatawag sa akin eh. Tumira ako, na-foul siya, nag-free throw ako. Merong video yun eh. Talaga. Limembeng, nasa Utex pa yung rookie pa siguro ako. Lumipat na siya ng Crispa. Si Limembeng kasi sino matagal po? Nasa Utex yan eh. Limembeng. Limembeng. Sino po? Si? Si Limembeng. Sino po? Si Beng. Si Beng. Ah, si Beng. Si nasa Beng. Crispa na po. Oo. Crispa na po. Eh, yung ato nawala na rin si Beng. Oo oh, nga eh. Yung ato sa Utex na ito, Coach Rat. Oo, oh, naabutan mo. Kamusta? Pinatao ko po. Pantayan yun? Yun nga, gano'ng kahirap pantayan yun? Eh, dami pong pick. Kala mo, si shoot na, hindi pa pala eh. Ipa-foul bait ka minsan eh. Kala mo, si shoot na talaga. Ganun pero hindi naman siya mabilis. Oh, hindi naman siya ganong mabilis. Pero kala mo titira na. Ayun, Jaworski, eh, magbabirthday na rin pala si Coach Sunny. Ano? Happy birthday, birthday kahapon. Hindi. Birthday kahapon. Eh, oh, birthday kahapon. March 8. Oh. So, eh, yun. Pag kamusta na si Coach? Malamang, i-assign. Okay naman, nagpaano lang. May, hindi kami nagkakatapat. Ay, di ba kayo nagkakatapat? Hindi kami nagkakatapat eh. Sa switch, magkakatapat. Sa ensayo, minsan, hindi siya ganong ano eh, naglalaro nun. Medyo injured kasi siya nung panahon na yan eh. Diba? De, pero 82, oh, injured. Toyota yan. Noong rookie year nyo, Toyota pa siya noong 82. De, malabang na na-encuentro mo na rin si Coach Sunny nun. Yeah, injured nga siya noong 82. Medyo. 82, oh, boy. Rookie. Diba? Medyo ano siya nun, marami siya na-miss na games kasi nga yung hamstring niya. Naalala ko. Kaya si Mon na yun, nag-lead Mon Fernandez na yung nag-anong sa Toyota. Pero siyempre, ano bang year? 84, wala na Toyota. Kailan ba na wala Toyota? Si 83, ano? 83, last season nila, yeah. So 84, Crispa, last si, season ng... Arnaiz Jaworski lumipat na ng Gilbis. Gano na bago Gilbis nung lumipat yung Jaworski Arnaiz sa inyo? Kasi po hindi nga po ganong naglalaro si Sunny. Si madalas po si ano si Arnaiz. Medyo nawawalan ako ng pwesto. Kasi nga si Jaworski nagdodos yun, nagpo-point. Si Arnaiz, minsan magkasama yung palagi eh, pagka pinasok eh. Kaya hindi rin ko ganong opo. Medyo na wala kayo na play. Sa maraming kulokoy dyan, Coach Rad. Hindi lang kayo kulokoy dyan. Nahalo pa yung Joey Marquez. Si Alex. Pa yung Steve Watson. Sino? Si Alex Clarinho. Sino ba yung...
Oh, siya pa pinakakalokoy si Alex Clarinho. Eh, siya po yung mas nauna sa amin eh. Pero kasama sa Apcor, mas una siya umakyat eh. Hmm. Sino yung pinaka siya nga pala yung kasama diyan sa Gilbeach? Sino pinaka loko-loko diyan, yung nakasundo mo kaagad? Ano po? Sila Jack, Makutin. Oh. Marjack. Nakasama ko po pa diyan si ano eh. Si Bochok de los Santos. Si Bing de Losario. Ah, dulo na ng karir ni Bochok. Oo. Si Totoy Valenzuela. Veterans na nun. Oh, yan yung mga inaabot namin doon. Kasi St. George sila dati. St. George, yung the forgotten name of the Ginebra franchise, St. George Whiskey. Oh, before Gilbeach, St. George. What's our next photo, Carla? Nanonood din pala si Bert de la Rosa at si Ben Obrique. Nanonood. Oh, PSB yun. Ayan, no? Si Obrique. Si Sir Bert de la Rosa. Mga kalaban namin yan sa may stretch. Naiwanan mo yung import. Oh. Nagulat si Ducot at saka si Watson. Aba, may ganito rin palang tira ito. No? mukha ni Julius Wayne. Parang, saan galing yan? Si Julius Wayne pala yan, ng UTEX. Okay, iniwanan mo yung import eh. Ayun, speaking of imports, Coach Rod, sino yung mga naalala mo memorable imports ng Gilbeach? Nabuta mo ba si import namin? Si McNeil. Si Dorsey. Si Dorsey. Lumasi. Malakas. Si Lumasi. Yun. Championship ata kami ng Crispa noon eh. 85 ang ginawa niya. Susunod na ako. 9 eh. Okay. Naka 85 points sa ano. Naka 85 points po si Lumasi. Siyempre, yung mga ibang bata, hindi na naalala si Larry McNeil at saka si Lumasi. Gano'ng kabigat talaga yung dalawang import na yan, Coach Rod? Kasi po, magkaiba naman sila ng laro. Pero dati pinagsasaba yun, yun ata po yung team na lumaban ng championship. Kasi po, ang Toyota. Malalakas ang Toyota, Crispa. Ang hirap mag-champion. Kalaban namin championship ang Crispa. Best of 7, 4 game, talo na kami. Nakaayos na pala yung plane ticket nila. Pupunta na namin. Nakwento ni Bern na yun. Pati si Willie Naralaw, kinuwento niya rin yun. Nag-sorry pa rin siya. Kailangan talunin namin kayo. Nakabook na yung namin eh. Ikaw si William Naralaw. Ikaw, sensya na kayo. Kailangan namin kayo upakan, ha? Ready na yung plane ticket namin. Ready na sila eh. Kay Tommy. Oh. Kay Coach Tommy. Kasi grand slam yun. Pero 82, nakalaban nyo rin naman. Tatalo naman kayo sa Toyota. Sa conference. Naalala ko, yun naman, nag-campi si McNeil sa kasi Basi, yung imports niya, yung import conference niya. Nandun ka ba nung nag... Nandun ka na ba nung nag-88 points si McNeil? Wala pa. Hindi. Ito kaya, 85 si Masi noon eh. Okay. Ako nga, susunod, 9 lang. Oh, pero yung Toyota rin naman kasi Andrew Fields, Donny Ray Kunz naman yung kombinasyon nila noon. Lalakas noon. Tapos kasagsagan pa nung Tuadles. Tapos if I'm not mistaken, nandun pa si Danny Florencio. So, wala na yun. 82, nandun pa ba? Oh, nandun pa nga yata. Wala po. Wala na po. Hindi ko na inaabot. Wala na. Pala. Ay, wala na. Hindi ko na po inaabot si Danny Florencio. Ayun. Thank you pala, James T. McNeil scored 88 points with Winston pala. Hindi with Gilbeach. Winston. Hindi na. Wala na siya sa Gilbeach naman. May nabanggit ka rin sa pang-import. Isa pang-import, Coach Rod, kanina, Jackie Dorsey. Si Dorsey. Jackie Dorsey. Coach Norman Black, nabanggit ni Coach Norman Black, nag-guest siya sa amin. Yun, isa sa pinakamagaling din yung nakalaro na import noon.
si Norman Black na kalabang ko po, import siya. Ewan ko kung sa Tepelin o sa Galion Shipper. 82 sa kalabang ko. The 81 si Norman nag-Tefillin, so 82 Tefillin pa rin yata eh. San Miguel. Sino dalawa ni Ira Terrell? Ah, San Miguel na ba siya? San Miguel, oh. Na-champion sila nun eh, 82. Under kay Tommy, diba yun? So, nung Tefillin, Ira Terrell yung, pa kasama ni Norman Black. Oh. Pero yung Jackie Dorsey, coach, anong memories mo sa kanya? Malakas din po maglaro. Kaya lang, parang may tama po sa tuhod. Ah, may ano na. Dito. Meron pa kami isang import si Wasam. Wasam. Hmm. Wasam ah. May import po rin. Ang bibigat ng mga import ng early 80s eh. Mga sino itong kalaban yung nasa NCAA eh? Nasa ibang team pa si Steve Watson kasi binabox out ni si Dukot eh. Sino ba yung text ito? Julius Wayne. No? Yung text is Julius Wayne. Julius Wayne. You're right. Tama. So 82 ito. Again. Ganda ng memories. Pwede pa mag-Yossi. Pwede pa mag-Yossi sa Araneta Coliseum yan. Legal pa. si Steve po, paliapin mo na lang. Huwag mo nang patarahin sa malayo. Oo, oh, tama. Isa pang malikot yan si Teban. So, ano next photo shooter natin, Cardi? Shooter si Steve eh. Ganda na ng ano dyan. Ah, ito, coach na kayo nito. Coaching na perpetual po. Hanggang 84 kayo naglaro sa PBA. Bakit tumigil yata yung karir nyo kaagad sa basketball after 3 years lang sa PBA? Ano po kasi, nung time po noon, meron pong parang rules, malay-off ka dapat ng 2 years bago ka uli makaakyat ng PBA. Ah, bumaba kayo? Ang nangyari po noon, opo, dahil nawala na po ako eh. Nagka-tryout ako nun sa Manila Beer some beses. Hindi na ako nakabalik. Sabi po ni Chuck Barrero, Rad, kung bumalik ka sa Manila Beer, kukunin ka ang laki mong guwardiya eh. Kaya nangyari po nun wala si Jaworski nun siya na magko-coach, nun dumating, sabi po sa akin ni Boy Apable, Rad, dito ka na lang. Pagdating ni Coach Jaworski, ibubulong kita ron. E ako unang tinanggal. Wala na. Kukumpleto na yung team. Hanggang bumaba na ako. Nung bumaba na po ako, nag-tryout naman po ako sa Army. Kay Coach Bajon. Kaya maglalaro na sana ako ng PABL. PABL. 1986. Nagkaroon naman ng kudita, nag-disband. Hindi na ako nakalaro. Puro laro ng labas na lang po. Tapos kaya yun, nyo naisipang mag-retire na? Ay, hindi na nga po ako nakabalik. Puro laro ng labas na. Hanggang pinahanap ako ni Coach Bay. Magko-coach kami, kasama ko siya. Yeah. Ayan, saan kayo unang nagsama ni Bay? Saan kayo unang nagsama ni Bay? Ayun, coach? Sa coaching. Ito na ba? Perpetual na ba? O bago nun? May iba pa kayong kinocha? Mga bata pa to eh. Kasi alis sa bayan eh. Nagko-coach siya sa perpetual kasama niya ako, pero wala akong salary nun dahil parang personal assistant coach. Sa Lyceum, magkasama kami. Meron po ako ibang kinocoachan sa Trinity. Trinity College noon. Tapos po, halos sabay-sabay, meron kami women's sa umaga. Magkakasabay kami noon. Pagkatapos po noon, nawala na, nag-ano na po, nag-commissioner na po siya, sinasama niya rin po ako. Nag-coach din po kami sa Indonesia. Ni Bay. Ah, ganoon ah. Kasama niya rin ako. Mga ilang buwan din kami doon. What's our next photo, Carly? Makikita natin 'yan, perpetual, kayong dalawa ulit. Ayun kanina pala hindi perpetual 'yan, ano?
Perpetual po. Eh. O ano? Perpetual. Yung baste. Baste yun. Dito si Perpetual. Ito naturo ka sa amin yan. Sila Banson, sila Bauson, si Joe, si Javier, Nonoy Javier. Yan, Nonoy Javier, o. In, kasi po hindi naman gano'n na PBA yung iba eh. Si Cuenco. Hindi po gano'n nag-PBA dyan sa Perpetual. Ito na yung puro nasa amaturo kaya naglalaro sa abroad. Yung kalakasan ng Perpetual noon, sila Jho Jho Manalo, sila ano Tolomia, Malabanan. Opo. Ito, inabot namin po yun. Nung last one year ata nag-coach, tumutulong ako kay Bay nun. Lakas kasi nun, eh. Manalo, Tolomia, Balabanan, Manyalak, Bonifacio, lakas ng team ng Perpetual nun. Lumaban nata ng championship na talo sa ano. Ay, hindi. St. Bilin din ang champion nun. Tapos nung opo. Tapos nung sa amin na nun, kaila June, ha? Laban kami championship sa PCU. Talo kami sa PCU. Oo, si Labo, si Espina, si Castro. Jason Castro. Jason Castro, Robson. 2004 ba yun? 2004 ba yun? 2005. Alam nyo sir, hindi pinaglaban din ang Perpetual yun. Kasi si Espina, nakapaglaro lang ng mga credential yun. Controversial nga. Maraming ano, maraming nangyari sa PCU program ano, kaya nawala rin sila. Kaya itong ano po, kaya yun, tinanggal sila sa PCU, maraming anomalya doon sa mga credential. Hindi na sila makabalik. Nag-PBA na lang sila lahat. Yun ang nangyari doon. Ang coach nun si... Si Loreto Tolentino ang coach. Sumalangit na wa si coach ato, Tolentino. Sige. Well, ang next photo natin, girls naman yata ito. Carly, patingin nga, next photo natin. Ayan, Lyceum po. Babae na ito sa Lyceum. Oh, Lyceum. Champion po kasi yan. Coach dito. Ha? Si Bay. Si Bay pa rin. Tumutulong din ako. Ito yung anak ko, maliit pa. Sa ano po yan? Sa Ninoy Aquino. Lima po. Anong championship ito, coach? Anong liga? WN yata ito eh. WNCAA. Hindi. Hindi po. NCAA yata. Okay. Oo, NCAA. Gano'ng kahirap yung transition, coach Rad, mula sa mga lalaki tapos biglang babae na yung ihahawakan nyo sa coaching? Iba ba yung ano? Iba ba yung mentality yung kailangan na gamitin? Iba po talaga. Kasi pagka sila merong dating, hindi mo sila mapapain sa'yo. Andun lang sila, manonood lang. Mahirap pagka may game, nagkasabay-sabay. Nangyari sa akin yan, nagko-coach ako sa Lasal. Babae. Championship pa. Nagkasabay-sabay. Kaya pala hindi makagalaw. Kalaban namin, okay, UST. Na. Time of the month. Hindi makagalaw, talo ko. Talo ko nun. Championship na yan, talo ko. Nag-coach din kasi ko sa Lasal babae. Tatlong taon. Haba rin pala ng coaching career mo, no? Sa women's, ha? Mas kilala ko kasi kayo sa as women's coach talaga, Coach Rad, eh. Opo. Ito. Ang NCAA ba? May women's division pa rin? NCAA. Yes, meron. Meron. Babae, lalaki po yun. Para din nga ano yun, eh. NCAA. Maraming event. Pero ang NCAA, walang women's, eh. Women's basketball, eh, di ba?
Alam ko meron women. Din. Meron. Meron po. Kaya lang hindi sinasabay. Meron po. Okay, so, may team ano eh. So St. Binild eh. Tama, tama. Kahit sa ano. May mga iba liga rin talaga for women din. Yan, yung WNCAA. Iba naman kasi yung sa kanila. WNCAA. Hindi nakakonekta sa NCAA. Yun, hindi nakakonekta. WNCAA. WNCAA. Opo. Meron siyang kay Seth dun. After nito, ano, what's our next photo, Carla? Kasi ito parang ano na ito, yan, reunion na yan eh. Ito na yung reunion namin. Oo. Upcore reunion ba ito? Opo. Ayan po si Samlani, si Mong Cruz, si Padim, si Danny Manalastas, ako, si Marte Saldana, si Romy Martin. Coach Turo, ito yung team manager namin sa Raquel Santos. Ito yung last month, ano? Ah, ito lang, oh, ito nakaraan lang. Okay lang lang po yan. Diyan po nila ako nakausap para ma-interview. Yan. Mabuti na lang. Pero in between this, Coach Rad, tumakbo pa kayo as a public official, if I'm not mistaken, sa Caloocan, Kagawad. Ilang beses din kayo tumakbo ron? Opo, Kagawad po. Kagawad po. Mm-hmm. Naka-isang term po ako kulang-kulang 5 years. Oo nga, ba't nyo naisipan maging public servant? Yung tatakbo pong chairman kinuha ko. Pero nakatakbo na ako dati, natalo. Yung pangalawang takbo ko, nanalo po. Tapos po nun, kulang-kulang 5 years yun, nung nag-election, natalo po ako. Tapos po, nung natalo na ako, lumapit po ako sa isang konsyel na pumasok sa City Hall. Job order po. Yun lang po sabi ni Mayor Oka na hanggang ngayon po. 2018 natalo ako, 2019 January, nakapasok na po ako dun. Okay naman po eh, kahit wala kayong ginagawa, dun ka na lang sa City Hall. Nakakatulong ka pa sa mga senior. Nasa senior citizen office po ako eh. Sa releasing po ako. Marami po sa akin naglalapitan dun. Papatulong. Ang sabi ko dun sa kanila, pinatatakbo ko ling kagawa dito. Sabi ko, dun na lang ako sa City Hall. Ang matutulungan ko lang, Barangay 33 lang. Dito po sa City Hall, ang matutulungan ko mula Barangay 1 hanggang Barangay 164. Talokan po South. Mm-hmm. Kasi naalala ko dati sa Facebook nyo, naman lang ng Facebook nyo, puro ano, puro public service, yung pagsugpo ng baha, yung mga ganun. Opo. Talagang very active kayo. Opo. Sa ano eh, sa City of Caloocan eh. Kasi po, ako rin ang nagco-coach dito sa barangay namin noong time ko. Ako rin nagco-coach. Ewan ko lang dito sa mga tao rito sa barangay dito. Ako palagi nasa barangay palagi. Ako umaate ng mga meeting. Pag ano, ako pinadadala. Eh, ang gusto rito, pag may pera ka, panalo ka. Ah. Sabi nga nila, nagbigay ako ng mga gamot. Mga parapernalya. Ba't daw hindi pa pinera? Aba, eh, tumutulong ka na lang. May condition lagundi. Pa. Opo. Eh, hindi naman natin puli niya yung politika eh. Talagang... Ito, maganda na po dito. Nakaraan po, pinatatakbole ko. Sabi ko, dito na lang ako. Sa City Hall. Kasi po, dito sa barangay. Madali. Barangay, makakukulit ka. May pupunta sa bahay. Minsan madaling araw. Kailangan ng kagawa dun. Minsan tinawag ako eh. May nagiinuman na huli. Napunta sa presinto, ako pinuntahan, kailangan daw ng kagawad, pinuntahan ko, nakalabas naman niya nagiinuman. Sabi ng polis, inistorbo niyo pa si kagawad. Kayo may kasalanan, minum kayo sa labas eh. Wala, ako... Kayo pa talaga ang kaya sumaklo, mahirap ano? Din sa politika.
Yeah, opo. Okay na rin ha, lagay rin kayo sa tahimik ano. Pero ang ganda ng storya nyo, Coach Rad, ano, mula simula hanggang mula sa paglalaro nyo sa high school player sa Manila, tapos nalipat nga kayo sa FEU, nag-RPU pa kayo, babot pa kayo ng Brazil, tapos syempre PBA, tapos diretso na rin sa coaching. So maraming napagdaanan. So papasok na po tayo dito sa dulo ng ating show. Ito na po yung ating home stretch dito. Tinatawag natin dito ay hahanapin ko muna asan na yon. Ang ating Twilight Zone, and this is brought to us by Tuminugan Farm sa Bukidnon. Yan. So, need to relax and unwind. Why not rejuvenate and reconnect with nature right at the foot of the Kitanglad Mountain Range in Bukidnon? Choose from a wide variety of accommodations, the farmhouse, the bungalow, the cottage, or the tulugan. Grabe, ganda talaga dyan, ano? Tuminugan Farm can accommodate entire families, groups of friends, backpackers, and even team-building events. And you can visit their website at www.tuminugan.com or IG and Facebook for more information. Dapat dyan tayo pumunta, Coach Rad. Balang araw, magbabakasyon din tayo dyan. Magkukwentuhan lang natin yung mahaba mo naging karir. So ito po tinatawag nating X's or O's. May hinanda si Charlie Kuna na hindi natin kasama kayo ng mga ilang tanong para sa'yo. So sasagutin nyo lang naman, either or, ano? Pwede rin naman tumabla, pero mas maganda kung makapili lang kayo ng isa. So X's or O's po tayo. Simulan po natin. Unang tanong, ito, Hector Calma o Marte Saldana? Marte Saldana. Yan, oh, diretso sa FPU. Ano ito? Mon Cruz o Bay Cristobal? Naku, parehas kong kumpare yun ah. Parang wala akong mapili ah. Parehas po. Parehas. So, sige, tabla yan. O ito, Ray Lazaro o Etok Lobo? Talagang pinagahampas yung mga tama raw ah. Kay Ray po ako. Okay, Ray Lazaro. Kasi po mahaba kung nakasama si Ray. Setok, sandali lang. Pero mga okay. Friend ko po sila sa Facebook. Okay. O ito, pangapat. Tony Dasalia o Yoyoy Villamin? Si Tony po. Kaya lang, nawala na eh. So rest in peace kay Tony Dasalia. O ito, medyo mahirap to. Turo Valenzuela o Chipo Blete? Kay Coach Turo po ako. Pero po si Chi, hindi po ako nilalabas niyang pagka may laro. Tinatanong ako, Rad, kaya mo pa? Sige, kaya ko pa. Pero matagal ko kasing nakasama si Coach. Sa kanya po ako natuto ng mga technique sa basketball. Mula college pa lang yun, hanggang PBA. O ito, Ray Obias o Butch Beso? Kiray po ako. Okay, obvious. O ito, team manager Andy Howe or team manager Nonoy Toledo? Kay Sir Nonoy po ako. Naging okay. Team manager ko po si Andy Howe sa Solid Mills. Siya po team manager doon. Okay, o ito, teams naman tayo. Upcore o Solid Mills? Upcore po. No, syempre. At ito ngayon, ito, playing versus Eco or playing versus Crispa? Nasabi mo kanina, marami kang inkwentro sa Crispa. Ano mas gusto nyo? Kalaban Eco, kalaban Crispa? Alin po yung tanong? Eco or Crispa? Sinong, ano, sinong mas gusto nyo kalaban? Mahirap pong kalaban ng Crispa eh. Iko na lang. Iko madali po. Okay. Okay, sige. O ito, Noel o Joel Guzman? Yung kambal. Si Joel po. Okay. Ah, ito, magandang tanong to. Gary Vargas or Zaldi Latosa? Gary Vargas po. Idol ko rin yun, si Gary Vargas. O sunod, Terry Saldana o Padim Israel? Okay, Pastor Padim po ako. Oh, Pastor Padim. O ito, tatlong tanong to. 1982, 1983, or 1984 Gilbis Gin season? Ano paborito niyo taon sa Gilbis? Anong season po?
1982 po. 82, rookie year. 82 po. Okay. Okay, okay. Sunod, Willie Generalau o Danny Manalastas? Mukha alam ko na yung sagot nito. Danny Manalastas po. Siyempre, siyempre. Lahat naman yata, Danny Manalastas yung sinasagot eh. Sunod, Ed Ducot o Robin Duhay? Ed Ducot po. Si Ed Ducot po, naka-wheelchair eh. Na-stroke. Na-stroke nga. Last year o 2 years ago yata yun eh. Nice. Tiga ano po yun, okay, tiga Florida Blanca. Tama, Pampanga. Doon din po si Gary Vargas, Florida Blanca. Oh. Kung mahanap nyo si Gary Vargas at mapag-guest sa show namin. Mahanap din namin yun. Hindi ko ba hinahanap isa sa mga pinaka-idol ko talaga yun, si Gary. Nagpupunta Vargas po ng station, ewan ko kung meron daw po siyang farm doon eh. Sa Florida Blanca. Tapos po, okay, andun din po si ano, Joven Francisco, yung teammate ko. Nag-PBA din po yun. Okay. Joven Francisco. Okay, andun din daw po. Sundatanong, Coach Rad. Opensa o depensa? Apo. Depensa po. Depensa. Ah, ito. Guard, playing guard or playing forward? Guard po. Shooting guard. Yeah, shooting guard talaga. O oh, ito, dalawang import pagpipilian mo. Ha? Si Lou Massey o si Jackie Dorsey? Si Lou Massey po, mas matagal ko siyang nakasama eh. Okay. Ito, magandang tanong to. Alex Clarinho or Marte Saldana? Ang dami ko kasi mga kumpare dyan. Si Marte po. Si Marte. Marte, okay. O ito, dalawang kolokoy. Joey Marquez or Steve Watson? Kay Joey Marquez po. Ayun, yung mas kolokoy. Nung ito, naging mayor po siya, no? Oo. Sige lang. Nung naging mayor po si Joey, pinahanap ako noon. Hindi ako nakita. Lagi yata ako sa sports ang nakuha niya si Jun Papa. Sa Paranaque, ano? Opo. Okay. Next, Jaworski or Arnaiz? Arnaiz po. Okay. Sunod, Nat Castillo o Bing Del Rosario? Si Nat Castillo po. Nat Castillo. Gilbis na Gilbis pa rin. Okay, next. Crispa o Toyota? Crispa fan ka talaga. O ito, sa NBA, Lakers or Celtics? Lakers po. Pero naka-verde kayo ngayon. Ano po kasi FPU tsaka ano, tsaka upcore. Tama. O, yung last question natin, kailangan natin ipakita yung picture. Yan! Nako! Hala! Kasagsagan pa man lang. Ano ba to? Alma Rio o Luna? Kay Alma po. Yan. Okay, so yan po ang ating X's or O's with Coach Rad Pasco. Sunod, ito naman ang ating What Are The Odds? Ito, make your game watching a bit more interesting with Arena Plus. Arena Plus is user-friendly and is made for real sports fans and isn't about just bets. It's about deepening your connection with every play. But play it smart. Stay within your limits, bet what you can afford to lose, and never chase your losses. Arena Plus, it's where the enthusiasm for basketball and the excitement of the game come together. Enjoy the game responsibly. Download the app today. Regional laws and regulations and apply. And of course, 18 years old and above lang po. Ano ba? 21 years old and above yata dito sa Pilipinas. Okay, what are the odds? Para sa akin, ito yung tanong ko naman sa inyo, Coach Rad. Ano? What are the odds na after ng stint nyo sa PBA, nakapagkuha pa sana kayo ng isang team. Diba? Kung natanggal nga kayo sa Gilbis, nakuha sana kayo sa Manila Beer, gano'ng katagal pa sana ang naging karir ni Rad Pasco sa PBA? Ay, kung naglaro po ako rin sa Manila Beer, baka po tatagal pa. Kasi, ano na po eh, kumbaga sa ano, may edad ka na gusto mo na rin mabago. Mm-mm. Na dire-diretso ng paglalaro.
So, tingin nyo mga ilang taon pa sana kayo kung ano, umabot na kayo ng 90s sana kung ganun. Opo, sana po umabot nun. Pwede pa rin pumulumipat ng ibang team kung magugustuhan pa ng ibang team. Kaya nga po nung nanghinayang ako yung nag-disba ng Army nun. Sana mapapakyat ulit sa PBA. Si Pido kasama ko pero dun. Tama na rin. Oo nga, isa pang boba rin yun. Yung, pero maganda na rin na naging career path mo pagkatapos to kasi nahanap niya yung coaching, nahanap niya yung public service at eto, malaking bagay na kayo sa Caloocan. So yan ang aking ano, what are the odds brought to us by Arena Plus. Go ahead, Sid. Okay, Coach. Ang segment ko naman brought to you by, of course, Founders Donuts. Napakasarap ng Founders Donuts. Coffee and tea. Doesn't get any better than this. Follow their... Oh, sarap yan. Follow their social media accounts on Facebook and Instagram. Alam ko meron na rin silang branch sa one of the malls. Ang tanong ko, Coach Radanok, if you were to have dinner with anyone, ano, basketball-related na person, coach, player, or whatever, pwedeng patay na, pwedeng boy pa, past and present, pwedeng Amerikano, pwedeng Pinoy. Sino yon? Sino yung gusto mo makasama na mag-dinner at bakit? Pagka po, maglaro lang. Eh, pagka nakasama nyo, no? kahit yumao na, kahit na nandito pa, dati yung kailala nyo o hindi na, gusto nyo lang makahelubilo sa isang hapunan para lang magkausap lang kayo. Sino yung gusto nyo makasama sana? Gusto ko po talaga si Danny. Danny Manalastas. Danny Manalastas. Kahit po madalas kami magkasama. Oh. Opo eh. Maganda po siyang kasama. Okay. Eh, very good. Kasi malayo bahay niya eh. Madalas maumbidan, hindi ako nakakapunta. Pero nung birthday niya, nakarating kami. Dito na siya sa Antipolo, tama ba? Sino pa po ba? Kung gusto, si Dennis Soldan po. Bakit? Kumpare ko po rin si Dennis Soldan. Nasa kulungan po eh. Anong gaano kalalim ang samahan niyo ni Dennis Roldan nung sandali lang kayo nagsama sa Gilbis, ha? Opo eh, kasi yung nagtatrabaho po yung misis ko dati doon sa Maestrata, ang bahay niya nasa Kurintian. Katabi lang. Minsan po pagkatapos na ensayo, didiretso ako sa kanya. Kakain kami doon. Pagka minsan may okasyon, pinasama niya ako, mga artista kasama. Kaya, pagka minsan naman, doon kami sa taller niya, celebrity sport, yung motor. Kaya, medyo nakadikit ko rin po siya. Okay. Kaya lang, sikat. Nakakulong. Eh, ano naman yan eh, may pinagdadaan tayo lang. Pero yung mga anak niya ngayon, mga sikat na. Isa doon, artista, yung Marco Gumabaw. Si Michelle. Yung bunsong babae, si Michelle. Isa sa mga lumalaban parati na MVP yan sa volleyball. So, at least yung mga anak. Miss Philippines pa nga. Oo, nag-beauty queen pa yan si Michelle. O yun, so si sagot niya, Sid, is Danny Manalastas and Dennis Roldan. All right, thank you. Again, that section brought to you by Founders Donuts. Well, all right. So ito ngayon, talaga yung pinaka home stretch natin. Nasa home straight na po tayo. Ito na po ang Hello Porky. Ito ginagamit ni Joe Cantata sa pagbati sa kanyang anak tuwing nagko-cover siya dati na PBA. Ito na rin ang pagkakataon nyo, Coach Rad, na magpasalamat sa libo-libo mga kaibigan mong gusto mong nais mo na pasalamatan sa naging karir nyo at sa naging ganda ng buhay nyo. Maaari nyo nang gawin ngayon. Marami na po ako nakasulat dito. Unang-una, nagpapasalamat po ako kay Lord. Kay Lord po na imbitan niyo ako dito. Isa pa po, binabati ko rin po yung mga brother ko, si Lito, si Bien, si Dan, nasa state, si Manny, nasa Canada, at mga pamilya nila. Binabati ko rin po yung mga anak ko, La Jenjen, Coco, Abby, Gio, AJ, at mga pamilya nila at anak. Pinabati ko rin po yung mga kamag-anak ko sa Pasco clan, sa Manalo clan.
Binabati ko rin po yung mga barkada ko, si Engel, John John, si Biro, si Boyet, si Tanda, si George, si Edna, si Lynn, at marami pa pong iba. Binabati ko rin po yung mga teammate ko sa FPU, si Danny Manalastas, Jimmy Roas, Jho Jho Balde, Marty Saldana, Eto Globo, Rick Bigrowa, Mon Amador, Ray Lazaro, Santi Ortega, yung mga iba pang hindi ko nabate. Ang talagang pinasasalamatan ko po si Coach Turo. Siya po ang nagturo sa akin. Magaling na coach po. Binabati ko rin po yung mga kasamahan ko sa OSCA. Mga kasamahan ko sa trabaho sa South and North. At po dun sa Tiga HR si Server. Madami nakasulat eh. Sabi kasi ni Jay, sulat, ha? Binabati ko rin po yung mga tiga-charge na kasama ko sa World of Hope. Si Pastor Bob, si Pastora Joby, si Brother Amir, Brother Renato, si Kagawad Pilo, Eddie Boy, may birthday ngayon, si Roldan, si Brother Manny, si Mark, si Pay, at iba pang mga kasama ko doon. Binabati ko rin po yung mga teammate ko sa Upcor. Yung teammate ko po sa Solid Mills. Tsaka yung mga teammate ko sa Gilbis Gin. Ah, huli na po ito. Yung pong mga batch ko sa Torres, batch 73, binabati ko po kayong lahat. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, Coach Rad Pasco, sa mahabang talakayan natin dito, pati na rin sa... mahabang karir. Pati na rin sa paglipat sa Fiati, then volleyball player pa pala ng Fiati bago naging member ng FIBA Tamaraws, nagkaroon ng championship. Dapat talaga mas maraming championship pa sana ang nakuha. And then of course naging part sa Solid Mills, pati na rin sa Upcor, championship din doon. Pagdating din sa PBA, lumaban din sa finals 3 seasons with Gilbis. Hindi ko nakuha yung averages nyo, si Charlie nakakuha noon, pero sa 3 years nyo nakapag-contribute din kayo doon. Ayan, averaging 4.5 points a game, 132 games din pala ang nilaro ni Conrado Pasco, tiyabagan ni Joe Cantada, the maligayang Pasco sa PBA. Before venturing into coaching and public service, grabe, full circle talaga. Maraming salamat sa tanggap ng invitation namin, Coach Conrado Pasco, mabuhay po kayo. Salamat po, Sir Sid. Sir Noel, salamat po. Maraming salamat po. At ma-share ko lang yung unang-una kong game na napanood sa PBA dati. Well, actually, yung unang game na napanood kong yung Gilbis nandun. Napanood ko kayo ng live dati, Coach Rad, noong 1982. At bata pa ako, huwag na natin bagitin ko ilang taon ako noon. Pero napanood ko yung mga sinaunang game yung sa Gilbis dati, nung kalaban nyo pa yung ikot ang duway dati. So that's gonna do it for us dito po sa episode 209. Ng ating An Eternity of Basketball, at na-miss natin si Charlie ngayon, pero thank you to everybody who's helping us out dito sa SMC. Of course, we are powered by the San Miguel Corporation, as well as Team Tumilugan Farms, Arena Plus, and Founders Donuts. Thank you, Carly. Thank you, Aaron. Sid, may mahabol ka pa ba? Thank you rin sa PBA Archives and Philippine Sports Bureau. Ito pala, happy birthday sa mga ating guests, Hubert Pilipinas, Mario Marasigan, and Pat Codinera. Si Mario at si Pat Codinera. Happy birthday sa inyo. And of course, happy birthday to the living legend yesterday, to Coach Sonny Jaworski. For his speedy recovery. Pahabol lang, may dalawang bumati lang, ano, bandang sa dulo na si Onchi de la Cruz at si Daddy Goose. Yan. Andy Guzman, binabati kayo, Coach Rod. Salamat, Andy at de la Cruz. At Teng. Onchi. Onchi. Ewan ko. Kung nasaktan kayo ni Onchi dati, pasensya na kayo doon. Pero dyan po nagtatapos ang episode 209. We will announce our next guest sa darating na ilang araw. At of course, for Coach Rad Pasco and my partner dito, si Sid Ventura, greetings from Cebu. Ito po si Noel Zarate. Nagpapaalam po, An Eternity of Basketball episode 209 is now in the books. And we will see you next time. God bless. Stay safe, everyone. Happy weekend. Bye. Thank you. Salamat. Thank you.
A leader in key sectors so vital to the growth of our nation. Food, beverage, packaging, infrastructure, energy, and power. Proudly Filipino, through our well-loved brands, we carry the flag overseas. Yet we've always held out for ourselves a larger purpose. To use our scale, size, and dynamism to deliver products and services that can unlock and accelerate new opportunities for growth and drive our economy forward. We are committed to contribute to a resilient and globally competitive Philippines, where businesses like San Miguel can use their resources and imagination to expand the economy and ensure that prosperity is widely shared. Today, our focus is on generating investments and projects that will enable our country to achieve its full promise. Malasakit is woven into all that we do, from ensuring that more Filipinos are food secure, have access to reliable, sustainable, and affordable energy, world-class roads, airports, mass transit, stronger communities, and greater economic opportunities. We are helping build the Philippines that can carry our 110 million strong population into a future whose defining challenges of our time will be an energy transition, resource scarcity, and the need for greater inclusiveness. As a company, we have set our sights on building the nation of our dreams. By leveraging our expertise, leadership, and reach, as San Miguel, we will do what it takes to build a better future for all Filipinos.